ang magandang tulay ng real. Para kayong nasa Europe o Amerika. Ops, kabayan! Kaya ako ginawa ang video ito para malaman mo kung ano ang opinion ko sa pamumuhay kasama ng ibang lahi. So ito may matututunan kayo rito, lalo na yung mga may magbabalak mag OFW, mag Saudi. Tapusin mo ito nung malaman mo kung ano yung mga dapat mong malaman abroad. At kung paano mamuhay sa abroad bilang OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa ibang lugar hindi ko masasabi dahil dito lang ako sa loob na 22 taong ko rito sa pag-abroad. Dito ko lang nagugol sa Saudi Arabia. Kaya kung bago pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe, at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga video ko na gano'n. So bago ko umpisan, yun nga, paano ba mabuhay kasama ng ibang lahi dito sa mga? Pa-share ko lang, nung una nga taong ko bilang nag-abroad, bata pa ako, 22 anos. So hirap na hirap ako kasi ang unang encounter ko nga pagsama ko sa trabaho, ang unang encounter ko ay ako'y nasa labas. At tinanong ako ng Arabo. Siyempre, hindi pa tayo marunong mag-Arabo. Mag-Arabic. Ang sinabi sa akin ay, min sawa-sawa. So nagulat lang ako. Hindi ko lang kung ano sasabihin ko. At ang nabanggit niya ay sawa-sawa, akala ko ay may mga ahas. So yun pala ay kung sino kasama. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! So gano'n, pa-adjust ka ng pa-adjust habang ikaw ay tumatagal, nakakapag-adjust ka. So ang pinupunto ko rito ay yung kung paano mamuhay ang kasama mong ibang lahi. Una-una, ang kadalasang mga kasama mo ay Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, tsaka yung kapwa mo Pilipino. Ngayon, yung lahat ng yan ay may iba-ibang parang sa Pilipino, may iba-ibang kultura. Kaya i-adapt mo na lang sa sarili mo yung mga kultura nila. Pero huwag mo naman sa buhay. Tulad na lang ng ika nga eh. Hindi naglo-loads yung baka mga boy. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw ko makita ito. May taupo ko. Boy ka. Kaya huwag mo na lang i-adap yun. Ang masaya lang dito, halimbawa, ay yung nakaka-encounter ka ng hindi typical na pamumuhay na katulad sa Pilipinas. Nakakasama mo ibang lahi. So, paano nga ang makisama? Yun ang pinag-uusama na rin, di ka? Una-una, mag-adjust ka. Ikaw mag-adjust. Kasi hindi naman sila mag-adjust sa iyo. Kasi, malahi nga sila eh. Hindi sila Pilipino. Ang Pilipino, mabilis mag-adjust. Ngayon, ang kalimitan sa kanila, sa totoo lang, eh, may tinatagong lihim na
Amoy, sumihin na natin yung lihim na amoy. May tinatago silang lihim na amoy. Na kanila lang yun, wala sa iyo. Yung amoy mo sa iyo na lang yun. Pangalawa, ang pagkain nila, hindi katulad ng pagkain mo. Pangatlo, ang salita nila, hindi katulad ng salita mo. So, habang lumalakad ang panahon, kung ikaw man inarito na, unti-unti mo na ma-adapt yun. Unti-unti mo na matuturan, kahit ano, kahit to, konti, lingwahe. Pero mostly dito sa Saudi, lahat ng ginagamit ay mga Arabic na barok. Kami naman ay marunong mag-Arabic din, pero ang iba naman ay samot-samot na Arabic. May halong raw na Pakistan, may halong India yung iba. Yun, basta samot-samot lang yung mga lingwahe rito. At ang mga Pilipino naman ay yung iba manuloko, tinuturoan nga na kalokohan mga Pilipino, mga ibang lahi. Kung ano nung tinuturo mga lingwahe ng Pilipino na kalokohan. So sila, hindi naman sila nagtuturo ng mga kalokohan. Ikaw lang naman ang makakaalam dahil itatanong mo sa kanila kung ano ba yung meaning ng ganito. Yun ang katotohanan. Itatanong mo kung anong meaning ng ganito. At minsan nagtatanong din sila kung anong meaning ng salita ng Pilipino na ganun. So, give and take lang kayo. Pero sila ay napakadaling pakisama. Dahil sila ay katulad ko rin. Katulad din natin. Katulad din ang ibang Pilipino na barok mag-Ingles. Ako ay inaamin ko talaga na ako ay bahina sa Ingles. Ang mga yan ho ay gayon din. Mas marami hong ibang lahi ang hindi mas magaling sa Ingles sa Pilipino. Ang Pilipino ho, talagang kahit pa paano, magpupumilit mag-Ingles yan. Kahit pa yan hindi Ingles karabaw, Ingles kabayo man yan. Magpipilit ho. Ako bilang ako katulad ko, ako yung napakahina sa Ingles, talaga namang ang aking boss ho ay talagang natataranta pag ako ay nagsasalita na. Lalo na ho pagka kung ako ay papasok ba o hindi. One time ho ay tinanong ako ng boss ko. Sabi ng boss ko ay may trabaho ka ba sa Biyernes? Ang sagot ko sa aking boss ay, sir, tomorrow may coming, no coming. Pwede ba ilayo mo sa akin ito? Ayoko makita ito, maita ulo ko. Ang akin hong boss ay engineer at napakagaling hong mag-Ingles. Pero sa pagkakataong hong yun ay natalo ko siya. Siya ho ay natulala. Wala ho siyang naisagot kundi coming, coming, tomorrow coming. Ayun ho yung magaling sa Ingles. Kaya yan hong pag-abroad. Yan ho ay minsan ay hindi hong pagalingan na Ingles. Dahil lang inyong mga kasalabuha ay hindi naman ho magaling mag-Ingles. So sa pagkain naman ho, sa pagkain wala naman ng problema kung gusto nyo kayo magluto o gusto na may kainin yung kinakain nila. So ganoon lang, madali naman ho mag-adjust. Kaya sa mga bago na gusto mag-apply puntang abroad o dito sa Saudi, huwag kayo matatakot. Sa una lang naman mahirap. Habang tumatagal, mahirap na ng mahirap. Biro lang. Sa una lang ho talaga mahirap. Pero pag dumating na ho yung narito na kayo at nagkatrabaho na kayo, within siguro mga 5 months makaka-recover na kayo. Alam na ninyo yung mga gawin nila, yung mga ugali nila, malalaman na natin. So, huwag ko tayo mag-isip na mahirap.
bakit sa mga hanay ibang lahi kaya kayo natatakot mag-approve? Hindi ha. Magtanong kayo sa ibang Pilipino. Ito'y opinion ko lamang ha. Ito'y opinion ko. At ito ang aking naranasan. Kung ano man yung opinion na iba, kanila nila yun. Makasabihin naman nila iba yung sinasabi ko, pero yun ay yung opinion ko. Kung ano man yung opinion nila, sa kanila na lang yun. Wala naman akong balak magpagtalo sa kanila. Ang sinasabi ko lang yun para sa akin at saka yung nalalaman ko. So, ganun nga. Kaya huwag kayong matatakot na mag-abroad. Para subukan nyo mag-abroad nang maranasan ninyo ang mamuhay kasama ng ibang lahi. Challenge din yun para sa inyo. Challenge yun para sa inyo dahil nakasama niyo yung ibang lahi. Kung sa Pilipinas, napapataka ka na lang sa mga Indian na niningil ng 5-6. Dito sa Saudi, puro India kasama mo. Hindi naman nagmamapansin. Kaya yung mga iba na nagtataka kung ano ba ang katulad nagtataka sa atin, yung ano ba yung mga India, paano namumuhay ang mga India na nagpapabibig sa atin, ano kinakain ng mga India, yung mga hakahakanin nyo na puro sibuyas ang kinakain, puro ganito ang kinakain. Pagka kayo nakarating sa abroad, yun, malalaman na ninyo yan. Kung ano ba talaga sila. So, yun ang ating topic ngayon. At sasampulan ko kayo ngayon kung paano naman ang pagkain ng pagkain ng ibang lahi. So, sasama ko kayo sa the biggest the sweetness, kung ano-ano man, pinakamalaking restaurant dito sa desierto. At kakain tayo ng pinaka-special nila. Kasama ko kakain ang aking tinen! Ang aking kasama sa trabaho lagi. Ang aking 10 taon ng laging binababag. So, inasama ko kayo sa 5-star hotel na kung saan ang kinakain namin ay talagang bumuputok sa amoy. So, ngayong umaga mag-aalusan muna tayo bago tayo mag-proceed sa ating trabaho. Kita naman ninyo na ho, restaurant dito nakagitna ng desierto. Ito lang ang restaurant. Sa ibang maselan, aywan ko lang kung makakakain ho kayo dito. Talaga siguro hindi kayo makakakain sa itsura ng restaurant kung kayo ay maselan. Yan o. Restaurant ho yan. Sa iba-ibang Pilipino, hindi ho matiti kumain sa garne, pero sa akin ho, ay ako'y sanay na. Ayun. Kukuha ko ng yogurt para Assalamualaikum. It's ninja, buddy. Nadik mape.
Shukran. Yan ho, ito yung disyerto yan. Ito lang ang restaurant dito. Kaya kailangan ninyo mag-adjust kung gusto nyo hindi kayo mamatay sa gutom. So ito ho, araw-araw ang aking kinakain, chapati, yogurt, at saka kema. Yan ho ay giniling na luto sa may curry. So ayan ha, yan ang kinakain natin araw-araw dito. So yun nga ho, tapos na tayo kumain sa 5-star hotel. Wow! Talagang 5-star ho yun, talaga. Talagang wala na ho kayo makikita ganun dito sa aming kainan. So, okay din naman ho, nakakabusog din naman. Kailangan nyo nga lang ay masanay sa pagkain nila na huwag nyo na kamuyin. Nguya lunok lang na lunok. Nguya lunok lang ang gagawin nyo para kayo mabusog. So matibay naman nun sa tiyan, matibay. Kasi yun o ay yung tinapay na walang lapadura o tinapay na walang yes. Ayan ay chapati nga kung saan trigo na hinulma na pabilog na hininit. So sa mga nagpapalakong mag-abroad, think 100 times before you live sa Pilipinas. At bago naman kayo umalis, kung sakaling kayo aalis na, ilagay na ninyo ang inyong kalooban na pag sumampa kayo ng aeroplano, umpisa na yun ang inyong pagsasakripisyo. Kaya sana sa mga susunod kong vlog ay panoorin mo at marami ka pang matutunan tungkol sa buhay mo at dito. So, kita-kita tayo ulit sa susunod. At marami pa akong i-share sa inyo tungkol sa mga kabubuhay o trabaho o kung ano man dito na pwede kong ma-share sa inyo. So, until my next vlog, see you again!